Una nakakuha ako sa yung holidays. Chairman si Ricardo Layo at saka si Rodeno Campo. Alos kami tatlo lang talagang nag-uusap-usap dyan. Nandito pa ba yung wala na rin. Wala na rin. Sino yung huli natin na ano, naging guest? Si Sister Nelly, Sister Nelly Dolon. So at least ngayon, confirm na na. No. Yung din yung sinasabi no. Niya. Oh, yung sinasabi niya ay pareho. Talaga. Pareho na ano ba yung May na yun? Bakit naging ano din ang piyesta? Ano, kaya kamatayan niya yun. Alam ko kamatayan niya yun. Ay, isa kamatayan sa birthday. Noong Adelina ko yun. Oo. Okay, Adelina rin. May kamatayan niya yung birthday. Kilala niyo ba yung asawa ni Sister Chabing? Later na yun eh. Ramos? Oo. Oh, oh. Wala na yun. Member niyo rin ba sa Home Honors? Hindi. Ah, hindi siya naging officer. Tulog, panggulo din yung araw niyan eh. Kasi marami. Kasi sinisimento pa lang yun ang araw. Pinapasok niya yung jeep niya. Kaya yung mga daanan dyan ng bitak-batak, yun yung mga hindi tapos ang kilo. Kasi hindi nagkakasong tubig. Oo. Nagkakalak. Pati yung sumayon. So, sa tingin nyo, kay mga tagal kayong tagal rito, ano ang talagang feature ng Adelina? Ito ang subdivision na din, umpisan talaga sa gulo. Wala bang maganda? Wala bang maganda? Parang hindi na... 87 kami. Siguro yan ang maganda sa amin eh. Ang ano nga nun, ang sabi nun eh. Yung... Yung pagkakagulo. Doon kami nakakakuha ng inspirasyon. Na magkaisa. Parang ganun. Sa tingin ko lang. Kasi... Yung mga nahuhuli magnanakaw nun, taga-GMA pa eh. Di ba kuya, no, dahil magnanakaw. Oo, taga-GMA pa nahuhuli namin eh. Taga-Cavite kailangan, di ka makalalas ng bahay. Uso pa nga yung sinusungkit yung mga pantalon. Oo, oh, oo. Oh. Ay, hindi ba yan sa tabi niyo? Nakasabi. Yung sa kabila. Sa kabila. Kaya talahin pa kasi yung kabila. Sige, gagalan ko sa bintana. Tagos-tagosan kasi no? Walang bakod. Wala kasi mga bakod. Pati yung Father Masi, puro talahin diyan, Father Masi, di ba? Ay, oo. Sa amin. Diyan yung talahin. Ang daming ahas niyo. Daming ahas niyo. Ano yan? Wala kang makikita ka sa talahib yan. Talahib ba? Hanggang sa paliko na gano'n sa kulay ng Kimberly. Hanggang sa pagliko. Ano na yun yung 86? Yung kanto. Napasok na mga kaya sa Padre Masi, puro palagyan din ngayon. Sabi mo, okay, narinig itong nurse mo yun. O, si Lande. Bahay namin. 84. Tabi nila. Talaga sa kakasya namin. Oo. Katapatan ba nila dito? Katapatan. Andyan yung metal. Kasi puro palagyan din. Katabi ni Boye. So parang ano pala yung melting pot. Ito ba talaga melting pot? Hindi, Father. Ito yung pinakamura ng subdivision. Ha? Ito yung pinakamura ng subdivision nun. Low-cost housing. Yes. Low-cost housing, pero ang mga tao dito, sinasabi nila yung mayayaman siya. Ang mga kampos kasi ang nililooban bago yung low-cost housing. Kaya nung kami, Father, lumipat, hindi pa kami lumipat. Pinakatok namin yan. Ano, wala lang talaga ang core house. Parang core house pa. Oh. Mm-hmm. Ikaw na mag-uulit. Buti kami naabutan pa namin yung gagawa ng banyo. Pinaulit namin. Kahit yung kasi mga wall eh. Eh kasi daw ang mga semento naman ginamit dyan. Eh mga concrete hollow blocks naman dyan. Eh, talaga mga ano. Jack built. Oo, yung duty naman. Kaya kahit walang. Yung ginamit na hollow blocks. Ay naku, titipan. Wala naman palang laman sa loob. Walang laman sa loob. Pangit lang ang sila. Oh, hindi. Ang mga tao dito, halo-halo na ako saan-saan. Ay, oo. Oh, halo-halo. Yes. Oh, melting pot. Oo. Kaya gano'n ang, ano, medyo hindi magkakasundo agad-agad. Kasi nga, iba-iba ng pinagkaligan. Iba-iba ng karakter. Lalo sa simbahan, kasi may kanya-kanyang pinanggalingan na parokya. Iba-iba yung practice. Sa Batangas, sa Bicol, Ilocos, sa Visayas. Kaya, siyempre, ipipilit nung isa. Hindi ka dito sa amin.
Kaya yung unang pare rito, nahilo rin. Sino? Sino unang pare? Kinukup ko yung tao. Si Father Marcy? Hindi, ang unang nagmi-miso pa rito yung ano eh. Ay, Marceline. Marceline. Taas. Marceline de Flores. Siya pala ang una. Kasi hindi pa naman. Paano lang ito eh. Para extension lang ng GSIS ito naman. Masakit pa rito. So yun, talagang ano, nanggaling doon sa... Kaya Dilina. Sa Dilina. Pangalan ng subdivision. Baka na-formalize na lang nung magkaroon ng mga ibang homeowners association yung sumunod sa grupo nila. Hindi ko alam kung paano nila ano, paano nila pinagpatuloy na sambati ng ginamit nila. So, okay na yun. Basta at least eh, doon nagsimula kaya pumasok yung pangalan San Martin kasi sabi mo nga, talagang ano yun eh, hindi pangkalan ni Juan. Oo, hindi. No, dito. Oh, hindi naman talaga kilala pa. Kasi pandat yung mapigala nga rin yung San Martin. Dito sa lugar na ito. Oo. Kasi kung tayo yun nasa Pampanga. Ito. Kasi Dominican yun eh. Binalayan doon sa mga Pampanga. Kasi yung chairman sa Litran. Na team. Okay. Sa team siya. Sabi niya, siguro. Ano yun? Kalahi ko yun. Kasi sabi nung ano, maitim daw yun. Oh, Dominican yun eh. Maitim daw yun. Hindi pa tuloy. Hindi ko alam kung paano nila itinuloy. Kasi nung lumating na si Kinain. Kaya nga, si Kinain na ang susunod. Tapos na ako. Wala nang Kinain na, sana yung si Kinain ngayon. Nasabkin. Pero, sige po.